Hi guys, it's me, Marvin Mikua. Happy Sunday nga pala sa inyong lahat. So today, gagawin ko yung challenge na tagal nang may nagre-request sa akin, which is yung vinegar and parang conditioner siya na ilalagay sa buhok, which is the instant rebound. So i-try natin ngayong araw since our topic for today, or yung vlog ko for today, it's all about hair. So, na nga, syempre, bago natin simulan tong video na to, ano ba yung mga kailangan? Yung mga kailangan ba sa video na to? So, yun na nga, syempre, kailangan natin ng dato puti. Dato puti na to. Wala kasi ako nabili, so nangalikal ako sa mga kusina dyan, sa mga gamit ganun, mga iba kong kasama. Kasi nga, wala akong biniling suka. Pero meron ding mga sachet kayo na mabibili nito na dato puti suka. So yun nga, suka. Tapos, syempre yung conditioner na cream silk. Kahit anong kulay, bahala na kayo kung anong gusto nyong kulay. Kaya ako pinili yung kulay green kasi meron siyang parang less hair fall. Kasi nga, pag nag-wash ako ng hair ko, mga hibla na natatanggal. Para nagde-less, basta yun, hair fall. Okay guys, so since hindi naman ganun kakapal yung hair ko, so mamaya tignan natin kung meron pagbabago na mangyayari. From dry hair, let's check kung mas magiging smooth pa siya. So gagamitin natin itong buong cream silk sa buhok ko. So asan na yung ating tupperware? Ito na yung tupperware natin. Una nating gawin is ilagay muna yung cream silk. Yes, lahat po sa loob ng tupperware. So gawin na natin. So yun na nga, ilalagay natin lahat ng cream silk na conditioner ha. So ayun guys, ayun na, nalagyan na natin yung buong cream silk dito sa ating tupperware. So ipapahid natin sila lahat sa hair ko mamaya since hindi naman ganun kakapal yung hair ko. Tsaka guys, mas maganda kung meron din kayong gagamitin na towel. Kahit anong towel or basta pang cover lang siya na ilalagay nyo siya dito, ganito eh. Para habang naglalagay tayo ng pinaghalong cream silk at vinegar mamaya sa buhok natin, eh hindi naman malalagyan tsaka madadamay yung damit natin. So, mas maganda kung maglagay din kayo ng towel. Okay, so since nalagyan na natin itong cream silk, ang susunod na natin na ilalagay ay yung vinegar. So, since manipis lang yung buhok ko, ito na yung ating disposable spoon. Maglalagay lang ako ng 5 kutsara. 5 ang minimum. Naka-per-decision na ako. So, 5 kutsara ng vinegar na ilalagay natin dito sa i-mix natin dito sa ating cream syrup. So, lagyan na natin. 1 tablespoon. 2nd tablespoon. 3rd tablespoon ng dato puti. 4th tablespoon. At pang 5th tablespoon. Ayan. So dahil nalagyan na natin guys yung suka at pinaghalong cream silk, inimixture na natin siya. Make sure na maganda yung pagkakamix kasi ito yung ipapahid natin mamaya sa ating hairdo. So by the way guys, habang hinahalo ko to, thank you so much pala sa nag-view at nanood ng video ko for today. This is my vlog number 5 yata. Limutan ko. At syempre, habang nanonood kayo nito, please don't forget to like, share, at mag-subscribe kayo for more videos, for more updates, guys. Salamat din sa mga sumusuporta sa akin. Wow! Kung meron kayong mga suggestion, you are free naman to comment below. So as you can see, guys, medyo marami pa siyang buo-buo na molecules. Molecules! Buo-buo pa siya, so dapat durog na durog. So, i-mixture lang natin siya ng mabuti bago natin siya simulan na ipahid na later sa hair ko. Ayan guys, so nahalo ko na siya ng mabuti. Hindi na siya ganun kanina na meron pang mga buo-buo na molecules. In fairness, mas tino na siya ngayon. Ayan, so para na siyang gawga. So, ready na siya na ilagay sa hair natin. So, bago ang lahat, sabi ko kanina dapat meron tayong towel. Yay! Support to para hindi malagyan yung ating damit at saka hindi rin matapunan yung mga ibang bagay. Kasi gaya kanina, habang inahalo ko siya,
medyo merong tumulo dito sa higaan ko. So, by the way, guys, hindi siya ganun ka-amoy na maasim. Mas nangibabaw yung amoy ng conditioner natin. Tatry na natin siya. Kung mas nadadalian kayo, pwede kayong gumamit ng suklay. Ganyan-ganyan mo lang siya. Pero ako kasi, mas gusto kong gumamit ng kamay lang. Tapos ilalagay ko lang siya na ganun sa palm ko. Tapos tsaka ako lang siya gaganunin. Bahala na kayo kung paano yung paraan nyo, kung saan yung mas madali sa inyo. So let's start maglagay na tayo. Oh my God! Hindi siya ganun masyadong mabaho. Ayan, naglalagay na ako, guys. Basta ikalat nyo lang siya. Yeah. Kita ba? Parang hindi kita. So, ang sabi nila, kapag ginawa mo daw ito, para ka daw nagpa-hot oil or para ka daw nagpa-rebad something sa sobrang lambot ng magiging result ng hair mo. So, gusto ko lang din siyang i-try kasi minsan naiirita na talaga ako sa buhok ko dahil sobra talaga niyang dry. Grabe. Ako din kasi yung type ng person na ang dami-dami ko nilalagay sa buhok ko. Minsan pang kulay, di ba? Kung napanood niyo yun sa last na video ko, dapat pinanood niyo yun, mag-like at mag-share at mag-subscribe kayo. Oh my God, Ayan, nararamdaman ko na siya. In fairness, medyo, ewan ko, pero parang malamig siya. Malamig, yung pala yung napansin ko yung malamig. Wait lang, try ko. Ilagay nyo sa lahat ng sulok ng inyong buhok. Ganon, ganyan. Oh my God, I'm enjoying doing this. Wow, enjoy doing this. Nakakatakot kasi baka mamaya mabuhos siya sa higaan ko tapos mangamoy yung higaan. Mangamoy siya sa buong kwarto, di ba? Hindi pwede. Ayan, ganyan-ganyan lang. So guys, for waiting. So ayun na nga, ubos na yung cream salt and vinegar natin kanina. Nalagay ko na silang lahat sa hair ko. So ayan, sana good yung results na mangyayari later on after natin siyang banlawan. So by the way, yung sabi ko nga kanina, pwede tayo maglagay ng hairnet or dapat yung makukulog yung hair natin para mas ma-absorb pa niya yung mga galing sa vinegar at sa cream salt na conditioner. So since wala nga akong hairnet, ito na lang ilalagay natin. So ayan, ibalot lang natin siyang ganyan sa hair natin. Ayan. So kayo nang bahala kung paano nyo didiskartehan yung paglalagay nyo kasi kanina talagang hirap na hirap din ako sa paglagay. Pero I know na para akong alien tuloy. So later on, babanlawan natin siya. So by the way, after 1 hour daw siya, kailangan banlawan. So ngayon ay 3:17 p.m. So, babalikan pa kayo guys ng 4:17 p.m. bago natin siya banlawan para makita natin kung ano ba yung results niya, okay? Hi guys! I'm so excited na mabanlawan na yung hair ko. So, bumalik na ako. Thank you so much sa paghihintay. So, kanina, 3:17 p.m. at ngayon eksaktong 4:17 p.m. O, yan, naka-isang oras tayo. At talagang hinintay ko talaga siya para kasi wala naman akong ginagawa. So, ngayon, it's time to banlaw na. Babalik ako ulit, hintayin nyo ako at tignan na natin ang ating result ngayon sa ating instant rebond with our Datu Puti Vinegar and Cream Cell Conditioner. Yay! Guys, I'm back. So yun, kakagaling ko lang sa banyo kanina. Nabanlawan ko na siya at saka natanggal na rin yung plastic. So in fairness, ngayon mas bagsak na bagsak siya at saka mas smooth nga siya. So tignan pa natin at hintayin pa natin siyang matuyo kasi basa pa siya. For now, so later on, siguro pagtuyo na siya, doon siya mas maganda yung para ka talaga magpariban. Tignan natin. Hi guys! Hello! So eto na yung ating bouncy hair and then bagsak na siya. Kanina sobrang tayo ng buhok ko pero ngayon bagsak na siya. So what do you think guys? Ayan, oh, diba?
meron na akong pabangs ngayon. At hindi lang siya basta pabangs, malambot talaga siya. Ayan, so try niyo din kapag curious kayo, gusto niyo mag-explore. Pwede niyo naman siyang i-try, siguro hindi pa siya lalagpas ng 20 pesos. Meron na kayong sachet ng vinegar, dato puti at tsaka cream silk na conditioner. So ayan, o diba, ang sarap-sarap lang paglaroan kahit na... kahit nakakahilo, sakit na ng ulo ko. So ayun na, ayan na yun. Yan ang result ng ating pinaggagawa today. So yan na ang ating instant reban in hot oils. Hindi ko alam kung K-pop ba ako na may bagos today or what. Oh, di ba? Guys, thank you so much ulit sa pagsama sa aking vlog for today. Sa ating instant reban using our dato puti vinegar and ating cream silk conditioner. So nagkaroon ako ng bangs. So, akalain mo yun. Hi guys, so ayan, lumabas na ako kasi sobrang init sa loob. At tuwang-tuwa pa rin ako sa hair ko today. So syempre, kung nagustuhan nyo itong video na to, please mag-like, mag-share at mag-subscribe na kayo para sa more videos and updates pa na gagawin ko sa aking vlog. Don't forget Marvin Mikua. At i-enjoy ko pa yung hair ko ngayon. Sana hanggang bukas meron pa to. So yun, bye-bye na guys. Thank you so much ulit sa pagsama. Bye!